at makapanayam natin. Governor, nagpalabas na rin kayo ng tubig sa mga sa isang dam dito na yung Malinaw Dam. Sabi niyo tumaas yung level. Kumusta naman po yung ibang mga dams niyo dito? Magandang umaga, Nikki, at sa mga tagapakinig. Ang dam situation dito sa lalawigan sa Bohol, meron tayong mga dams na ginagamit sa irrigation facilities ng lalawigan, at saka meron tayong dams naman na nagagamit sa hydropower. Itong Malinaw Dam sa bayan ng Pilar, nag-report na ng 34 centimeters spillover, pero hindi naman ito ikakabahala dahil yung excess water ng Malinaw Dam doon din napupunta sa Bayungan Dam in the town of San Miguel. Itong dam na ito ay reported hindi pa nag-spill over, and per consultations with the NIA Regional Director, National Irrigation Administrator Administration, hindi problema sa ngayon. So we are watching now kung aabot ng critical level itong Bayungan Dam. Yung Capayas Dam naman sa bayan ng Ubay, ito ang may 25 centimeters spillover. And then yung Talibon Dam naman sa Talibon, wala pang spillover ito. In the overall situation, hindi pa natin ikakabahala itong mga spillover ng tubig sa dam, kasi binabantayan din ito hanggang ngayon. And then, ang bayan na medyo matatamaan kung meron mang spillover, itong bayan ng Inabanga, na nagbabantay rin sa ngayon sa level ng tubig. And meron tayong mga rescue operation groups from the Tarsier 117, itong ating emergency quick response, at saka yung ating Philippine Navy and Red Cross, they are coordinating and are stationing also in the town of Inabanga, at saka yung local officials doon sa local disaster council, nagbabantay din. Again, there is no cause for alarm kasi ang indicators are showing na hindi pa critical level naman yung tubig. And then we also would like to say na yung Lobok River na isa sa mga binabantayan din na tubig with the dam at the Sevilla side, we have monitored directly also from the Bohol Electric Cooperative, one, managing the dam in Sevilla, na kagabi pa nag-release na sila pa unti-unti sa tubig. So the two gates of the dam are already open, so yung level ng tubig na dumadaan ngayon yung regular flow ng water level. So, Governor Chato? Yes, yes. Apo, si Kirby po ito, sir. Sir, magandang umaga po sa inyo. Sir, ang isa po sa mga pinapangambahan po natin ay yung mga sinkhole po na maaari pong mas lumawak po yung diameter po ng pagkabilog nito sakali pong mabasa po ito ng ulan. Sir, meron pa ba tayong mga ginagawa tungkol po dito, sir? Meron tayong mga residents sa mga areas na nagkakaroon ng advisories na binibigyan pansin in terms of asking some people to also relocate themselves temporarily, no? In the meantime, sa mga lugar lang na meron talagang babala or advisory yung mga tao. So ito lang yung mga areas na, for example, yung ating local officials, the mayors especially in the towns, are watching. So meron tayong mga relocation areas din. Apo, sir, sakali po na maramdaman po ang bagyong sa may lalawigan ng Bohol, bukod po doon sa ating mga paghahanda at sa mga preemptive evacuations po ng mga ginawa, ano pa po ang inaasahan po ng ating mga kababayan sa lalawigan po ng Bohol? Ang importante lang talaga na magkakaroon ng presence of mind ng lahat na okay, yung mga lugar na talagang dapat iwasan, yung potential sa flooding and flash floods, and those areas na potential sa landslides, even during the time of the earthquake, ito yung mga lugar na the highest level of death, no, yung mga area or injuries. So ito rin yung babantayan natin sa Typhoon Yolanda. And of course, we have advised people to execute the preemptive evacuation procedures doon sa mga lugar na yung mga bahay naman very prone to the damages brought about by the typhoon. Yung hindi magandang struktura na bahay, yung light materials lang, pinapalipat na namin sa evacuation centers, mm-hmm, o di kaya doon sa mga lugar na mas okay yung structure and hindi naman nasalanta sa lindol. Kasama na nito ang management doon sa mga isla ng mga barangay. Meron isla na okay yung mga struktura ng mga eskwelahan, doon yung evacuation sites nila. Pero meron din talagang bayan like Tobigo na inilikas yung
ibang residente, ay hindi naman lahat, from the island to the municipality in the mainland. Apo, at bilang panghuli na lang, Governor Chato, ano po ang maiiwan niyo pong mahalagang mensahe po para sa inyong mga kababayan po? Importante lang sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Bohol na mag-ingat lang tayo. Magpapasalamat tayo na yung lakas ng hangin ngayon, as of this point in time, hindi gaano. At saka yung lakas naman ng ulan, hindi din gaano. Parang yung, kumbaga, signal number 3 kami ngayon, pero sa feeling namin dito, parang signal number 1 yung dating. So, napapasalamat tayo sa Diyos na ganito lang ang anong experience natin sa ngayon. Sana hindi na ito lalakas para tuloy na safe tayo dito sa lalawigan ng Bohol. Alright, maraming salamat po sa inyo, Governor Edgardo Chato po ng Bohol, at sa maging sa amin pong kasama na si Nikki Baluyot Jimenez na nandyan pa rin po sa lalawigan ng Bohol.